Daig na raw ng dami ng biyahero ngayong magsisemana Santa ang dami ng mga nasa kalsada noong bago magpandemya. Kumustahin po natin ang sitwasyon sa ating mga kalsada. Live na magbabalita si Shaila Francisco mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Shaila, marami na bang bumabiyahe at nagkakaubusan na ba ng bus? Cheryl, dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ay nakikita nating dumadami na yung mga biyahero. Sa talanga ng pamunuan ay umaabot na sa average na 91,000 yung mga pasahero dito simula ng pumasok ang Abril. Higit na yan dun sa 60,000 hanggang 70,000 na average bago pa magpandemya. So, tanong mo kung nagkakaubusan na ba ng bus dahil nga sa tumataas ang demand, ang ginawa ng pamunuan ay nag-request na ng additional na 2,000 buses para punuan yung demand at dami ng pasahero. Cheryl? Although may pasok pa, no, Shaila, on Monday and Tuesday and siguro by Wednesday, half day. Pero ngayon pa lang ba, marami na talagang nagsisiuwian para simulan yung kanilang bakasyon? Cheryl, sa mga nakausap nating pasahero, yan nga yung binibigay nilang dahilan. Marami na ang nag-take ng leave at yung iba namang mga estudyante, dahil nga may online classes, online classes naman daw ay kaya naman daw sa mga probinsya, yun muna daw yung gagawin nila. Sinasabi nila, ang tagal na rin kasi nilang hindi nakauwi at susulitin na raw nila yung bakasyon, kaya ngayon pa lang umaalis sila para rin iwas sa dagsa pagdating ng susunod na linggo. Cheryl? Ang tanong, doon sa mga papauwi pa lang o nagpaplano pa lang, may mabibili pa bang mga tiket kapag nag-walk-in? At sa mahal ng gasolina, hindi rin ba sila nagmahal ng tiket? Cheryl, pagdating doon sa pagmahal ng gasolina, hindi pa ito naka-apekto doon sa presyuhan ng mga pamasahe. Naglalaro pa rin sa 200 hanggang 1,000 pesos yung presyo, depende sa pupuntahang lugar. Cheryl? Pero yung paano yung pagbili ng ticket, 'di ba? Usually you call or you reserve online or you buy it in advance. Meron pa ba para sa mga walk-in? Share lang abiso ng anong pamunuan kung kaya mag-advance booking. Pero kanina nag-ikot tayo doon sa mga ticketing booth ay nakakabili pa naman yung mga walk-in passengers sa ngayon, no? Kasi hindi pa naman inaasahan yung siksikan talaga katulad nung inaasahan sa susunod na linggo. Cheryl? Meron ba silang website? Ano ba yung best way para makabili ng ticket in advance? Cheryl, pwede nilang tingnan sa mga social media sites kung saan pwedeng mag-book online para nga pagdating dito ay smooth sailing na ang kanilang biyahe. Pero yun nga, hindi naman nauubusan ng mga tickets dito para sa mga walk-in din. Cheryl? At sabi mo nga, umaabot na sa 91,000. Paano? Kumusta? Yung seguridad at yung safety protocols ba ay nasusunod pa? Cheryl, yun nga, no? Ngayon pa lang nag-average na ng 91,000. Pero inaasahan nila pagdating nung susunod na linggo ay pwedeng lumampas yan na sa 100,000 to 110,000 yung dami ng pasahero. Ngayon pagdating sa safety protocols, pinapatupad pa rin yung social distancing at pagsusuot ng mask. Sa hanay naman ng pamunuan, nililinis din nila lahat ng mga uupuan, pati na yung mga yung mga bus na gagamitin ng mga pasahero. Pagdating sa seguridad, may mga nagpapatrol at nag-iikot naman dito ang mga pulis at may mga metal detector din doon pa lang sa entrance ng PTEX. Cheryl? May mga requirement ba o dokumento na dapat dalhin kapag babiyahe o tanging vaccination card ay sapat na? Cheryl, sa ngayon, hindi naman nire-require dito yung pagpapakita ng vaccination card, pero ini-encourage pa rin ng pamunuan na dalhin ito. Siyempre, kasi pag pumunta sila sa mga lugar na nasa alert level 2 at 3, baka may mga additional requirement. Yun yung kailangan nilang alamin. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco.